Papakita ko na po sa inyo yung return of investment and income details dito sa ating traditional business, right? So, start po tayo from retailer. So, si retailer po, siya po yung nagbebenta ng load sa mga end user sa halagang 200 pesos po na in-invest ng ating retailer, no? So, meron po siyang kikitain dyan na 3%, okay? Plus add-on na 2 to 3 pesos. So, ito po yung possible na kikitain ng isang retailer. Sabihin na lang natin, may nagpapaload sa kanya ng 100 pesos. So, kikita po siya dyan ng 3%, so that's 3 pesos, plus add-on po niya na 3. So, ibig sabihin, may kinita siyang 6 pesos. I-times po natin yan, sabihin na natin, sobrang madami talagang nagpapaload sa kanya. So, meron siyang 100 customers in a day. So, kikita po dyan yung isang retailer ng 600 per day. So, i-times natin yung sa 30 days. So, that's 18,000 in a month. Right? So, ito naman pong si retailer. Ayan, siya po ay pupondohan o lulod balita ni dealer. So, si dealer po, ayan, ang ina-invest po dyan is 3,998. Yan. So, ito po yung mga inclusion or ito po yung kanyang return of investment. That's 10,250. Grabe, di ba? Nagsisimula ka pa lang pero binabalik na sa'yo ni company yung iyong ini-invest. So, now, tingnan naman po natin kung magkano o ano yung mga possible na income ng isang dealer o pag kayo po ay isang dealer. Okay? So, magsusupply po kayo ngayon sa iyong retailer. So, that's 1.5%. Okay? So, ayan. So, 1,000 pesos, magsusupply ka sa iyong mga retailers. So, kikita ka dyan ng 1.5%. That's 15 pesos. I-times natin sa 50 retailers kasi napakasipag nitong dealer na to. Talagang lahat po, nabenta niya yung kanyang mga pins. Okay? So, nagsusupply siya doon. So, pero pwede siyang kumita ng 750 in a day. So, times 30 days. So, that's 22,500 in a month. Yung possible income. Grabe, magkano yung pinuhunan? 3,998 lamang, di ba? Okay. Ano pa? Si dealer, magbebenta yan ng load sa mga customers. So, that's 4.5%. Tama? Okay. Now, ito po yung possible na income niya. Meron siyang niloloadan na 100 pesos. So, that's 4.5%. Okay, plus add-on na 3 pesos. So, possible income niya 750 sa bawat isang tao. Eh, meron siyang tao, binibentahan ng load ng 100 katao o pataas pa. Sobra pa dyan, di ba? So, sabihin na lang natin, that's 100. So, 750 in a day times 30 days, that's 20,500 in a month. O, di ba? Nagpondo na siya kanina sa retailer, 22,500. Another 22,500 ulit. Magkano na yung total na kinita niya? Yan. That's 45,000 pesos po. Oh, grabe, di ba? Opo, salamat, ma'am, Manilin. Yan, grabe. Ganun kalaki po yung possible income nung ating dealer. Okay? Yan. Okay, next. Siyempre, si dealer, sabi ko nga kanina, di ba, meron na siyang SMP or yung smart padala. Imagine ninyo, yan yung possible nakikitain niya, 28,500. Meron po siyang 100 katao na customer. E paano pag mas madami pa yung customer niya? Okay? So, ang kwenta po natin dito, kung titingnan niyo, per 1,000 lang po yan, ha? Per 1,000. Okay? So, grabe, di ba? Paano pag mas malaki po yung pinapadala nila? Mas malaki pa po yung possible income nyo dyan sa smart padala na yan. Eh, di ba malakas yung smart padala sa atin? Tama? So, yan. Yes, po. Okay. So, eto naman, si Barangay Istakis. No, eto po yung aking in-avail. So, that's 88,888. Now, tingnan natin yung inclusion nito. So, ang inclusion po niyan is magkakaroon ka ng load wallet or smart money ng 25,000 pesos, 7 dealer package, 27,986, 3 accounts, grabe, 3,998, bills payment, 9,998, activation pins, that's 50,000 pesos. So, ang binabalik po sa'yo or ang iyong return of investment is 116,982. Ay, grabe. Hindi naman doble. Sobra pa doon sa iyong ipunuhunan. Tama?
Okay. Ano pa ang Okay. advantage mo pag ikaw po ay isang stockist? Pag ikaw po ay isang stockist, ikaw po ay kayo malalak niyo po yung isang lugar o yung barangay na napili niyo po, ano? Okay? So ibig sabihin, meron ka pong kikitain diyan sa mga tagging ng codes and tagging of rebates. Okay? So mamaya i-explain ko 'yan. Okay, now, pag si Barangay Stockist nag-supply o siya yung magsusupply sa mga dealers, okay, so meron siyang kikitain dyan na 0.25%. Ito po yung possible income niya. So sa 100,000 na pinopondo niya, so meron siyang 250 pesos. Eh meron siyang 10 pinopondohan. Oo, na malalakas ang mga dealers na nagpapa-load wallet fund sa kanya. So meron siyang kikitain dyan na 2,500 a day. I-times natin yung sa 30 days. That's 75,000 in a month. Grabe, di ba? Diyan pa lang po sa pagsusupply ni Barangay Sakis sa kanyang dealer. Grabe, 2 buwan sobra pa po sa bawi yung kanyang ano, pera pa dun sa bumalik sa kanya na ROI. Di ba? Okay, ganun po kaganda yung kitaan. Now, si Barangay Sakis, syempre, meron po yung mga retailers. So, yung retailers, meron siyang kikitain dyan na 1.75%. So, yan po yung possible income niya. So, every 1,000 pesos po, meron siyang 1,750 pesos times 250 retailers. Kasi yung sipag-sipag nito, itong retailer na to, si ano to, si Ma'am Nenen. Times 30 days, that's 131,250 in a month. Oh, grabe, diba? Dito pa lang, mag-supply lang po siya. Ma-dispose lang po niya lahat ng kanyang retailer pins o maghanap lang siya ng mga magre-retailers. Grabe, dito pa lang po. Grabe na po yung inyong kikitain. So, next. Siyempre, yung barangay stocks, meron pa rin po yung mga customers, diba? So, kikitain niya dyan 4.75%. So, ang possible income niya dyan is 23,250 a month. Pwede na po ba ito? Ang Jollibee. Pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede na. O, di ba? Pwede ka nang mag-Jollibee nito kahit every week. Ayan, grabe. So, yun. Now, si Barangay Stockist, meron din po yung SMP o yung Smart Padala. So, the same lang po yung category ng from dealer up to mga stockist. Same lang po yung category natin in terms of Smart Padala. So, possible income niya, 28,500 or mas malaki pa po dyan. Depende pa po kung magkano yung pinapadala ng mga customers. So, now, ano naman, Coach MJ, yung sinasabi mong tagging of rebates. So, yung ibig sabihin po niyan, pag sabihin na natin yung nalakid mong lugar, okay? Meron pong nag-invest doon ng dealer package. So kahit hindi mo po sila kilala, magkakaroon ka po doon ng discount, okay, na 100 pesos. So ibig sabihin, pag merong pumasok doon na 10 tao, okay? Meron kang 1,000 pesos kasi bawat codes meron ka pong discount na 100 pesos, okay? So, what if every day merong 10 in 30 days, magkano yun? 30,000 pesos. Di ba? Hindi mo na effort yun. Okay? Effort na ng ibang tao kasi hindi mo nga sila kilala eh. Di ba? Pero meron kang kinikita. Yun yung isa sa privilege po ng isang stockist. Ano pa? Tagging of rebates. Okay? So, tagging of rebates naman, pag nag-fund po sila direct to the company or doon sa mga 7-Eleven, automatic po, matatag po sa kanila yung rebates na yon. Okay? So, grabe, di ba? Wala kang choice dito kundi kumita. Yan. So, next naman po natin, si Municipal Stockist, siya po yung magpupondo sa ating Barangay Stockist. Ang investment niya po dyan is 194,888. So, eto po yung kalakip nun. So, meron siyang load wallet, smart money, 50,000 pesos, 15 dealer package, 59,970, 7 accounts, 11,994, bills payment, 9,998, 500 activation pins, worth 100,000 pesos, BOM support, worth 8,000 pesos.
Grabe, may pa-support sa atin yung company pag nagpa-event po kayo, yung isang municipal stockist. So total return of investment po niyan o yung ibabalik sa iyo ni company, 239,962. Grabe, 'di ba? Ang laki. Mas malaki pa doon sa in-invest mo. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Okay, now. Tingnan natin. Si barang si municipal stockist magsusupply sa barangay stockist. So that's 0.25%. Now, pag meron pong sinusupplyan si municipal stockist na mga 10 barangay stockist, possible nakikitain niya per day 2,500 pesos. Okay? Sinusupply niya dyan is 100,000 pesos. Grabe, di ba? I-times natin yan sa 30 days, that's 75,000 in a month. Oh, ganun po kalaki yung potential income ng municipal stockist. Okay? Malaki po yung munisipyo, tama? I think yung pinakamababang barangay na masasakop ng munisipyo is nasa 20. 18 to 20 barangays. O yan. Kahit po makuha mo lang dun yung 10, ganyan na po yung possible na income nyo. 75,000 in a month. At ang malupit dyan, nagkakaubusan na po yung mga stockist. O yung barangay, municipal, and even the provincial. Okay, so next natin. Pag si municipal stockist nag-supply naman sa dealer, that's point 5%, okay? So now, ito po naman yung kanyang possible income, 45,000 in a month. O, di ba? Pwede na ba to, magma-McDonald ka na? Tapos pupunta ka sa Goldilocks para magano, para kumain ng dessert. Pwede na ba? Pwede na. Grabe. Alam mo ito, mas malaki pa to sa sahod ko eh. Di ba? Okay, so malaki pa sa sahod ng OFW yung kinikita ng isang municipal stockist na papindot-pindot lang. Shout out dyan sa mga municipal stockist natin. Okay, so now, si retailer naman, susupplyan ni municipal stockist, that's 2%. Possible income niya, 300,000 in a month. Ay grabe, di ba? Ang laki. Deserve naman po yan ng mga municipal stockist kasi tawag dito, ganun din po kalaki yung ine-invest nila. At lalo na kung masipag yung ating mga municipal stockist. O sabihin na lang natin, kalahati lang yan yung pinupondahan ng municipal stockist, 250 retailers lang. O meron pa rin siyang 150,000 pesos, di ba? So ganun po kalaki yung mga potential income ng ating municipal stockist. Okay, next. Wala ka po, coach. Habang inaayos ni Coach MJ ang kanyang network o kanyang slides, santayin po natin siya saglit. Ayan po. Sino dyan ang nagbabalak mag municipal stockies? Me! Huwag nyo na pong patagalin! Yes, Ma'am Nilin! Bilisan mo na, baka magkaubusan na. Nga daw eh. Opo. Bilisan nating magdesisyon para mabilis din yung laman ng ating bolsa. Mabilis mapuno, I mean. Power! Yes! Pag mabilis tayo magdesisyon, mabilis din yung bulsa natin mapuno. Yes. Mabilis ang power. Ayan. Naantay natin si Coach MJ. Siguro maulan sa Malaysia, kaya nawawala ang network niya. Ayan. Ako naman, nandito, di off ko. Naglalakad. Ayan. Pauwi na. Dahil hapon na.
Nag-i-invite din. Yan. Yes! Eka, maminin, kamusta? Okay lang, lockdown dito, MGCQ na dito sa Maynila. So, baka makagalaw-galaw na, pero mahigpit pa rin dito sa NCR. Pero okay lang yan, nakalob na na tayo. Work at home naman, kikita pa rin tayo eh. Yun ang maganda. Diba? Yun ang maganda. Diba? Yes! Grabe. Andiyan na si Ma'am MJ! Nakabalik na! Yes! Welcome, Coach! Hindi ko kasi, nakabukas yung isa kong telepono. Bakit wala na yung picture ko? Bakit na ho? Bakit walang picture ko? Kasi po, yung isang telepono, taga-accept po, ano? So, sabi ko, bakit wala ng picture? Ayun pala, nawala na yung network. Tama eh, naka-log ba na tayo eh? Yes. Okay, babalik ko lang po yung aking share screen. Yan. Grabe. Thank you po. Ayan. Nakikita na po ba? Okay. Saan ba ako sa kanina, Mamabik? Kumilin. Yan sa municipal status. About okay. Sa kitaan. Okay. So, yun na nga. Si okay, dito tayo sa SMP, ano? Okay, so tagging. Si Municipal Stakis, meron din... Oo, sa tagging na ba ako? Okay. Okay, so si Municipal Stakis naman, meron niyang tagging of codes and tagging of rebates. So kanina, si Barangay Stakis 100, mayroon po kayong discount na 200 pesos every code na bibilhin. Okay? So ang malupit dyan, kahit hindi niyo po kilala or merong biglang nag-join o nagpa-member, sa mismong munisipyo na nakuha nyo po, meron ka pong tagging of goods na 200 pesos. Automatic po yung kita mo dyan. Okay? So what if lima po yung nag-join sa iyong munisipyo sa nasasakupan mong lugar? So meron kang 1,000 pesos times 1 month, that's 30,000 pesos. Grabe, additional na kita na po natin yan. O, malupit. Pag nag-direct po sila sa mga 7-Eleven, meron ka pa rin po dyan tagging of rebates. So, di ba? Gaano naman kaganda yan, di ba? Kahit natutulog ka, pwede ka pong kumita. Okay? So now, tingnan naman natin itong next. Grabe, ito gustong-gusto ko. Grabe. 1.5 million lang naman. Provincial Stakis. Okay? Nakita ko yung provincial Stakis natin dito kanina, si Ma'am Venus Abangan. Okay? Andiyan pa siya. So, yan. Grabe yan si Ma'am Venus, if I'm not mistaken, less than six months, yan, nakuha niya na po o naibalik sa kanya yung kanyang in-invest, di ba? So, ganun din po kalaki yung kitaan dito sa provincial Stakis, okay? Aminin, so, tara na! Pag provincial Stakis na po, sorry? Hello? Andiyan pa po ba ako? Nakikita niyo pa po yes, ba? Yes, yes. Andiyan po. Andiyan ka pa, Coach. Andiyan ka pa, Coach. Oh, okay. Thank you. Akala ko nahulog din naman ako. So, eto po yung mga kalakip na inclusion ng pag nag-invest po kayo as a provincial stakis. So, magkakaroon po kayo ng load wallet or smart money, 300,000 pesos. 100 dealer package, 399,800 pesos. 15 paid accounts, 59,970. Yan, thank you po Tatay Manding. 4,000 activation pins, so that's worth 800,000 pesos. Magkakaroon din po kayo ng BOM support worth 40,000 pesos. 1,000 pieces na retailer tarpaulins, that's 50,000 pesos. Load mana signage, projector or laptop, pwede niyong pagpilian yan. That's worth 20,000 pesos. A total of 1,689,770 po, diba? Mas sobra pa po yung ibinabalik sa inyo ni company doon sa ini-invest natin. Diba? So, ganun po kaganda yung ating negosyo. Now, si Provincial Stakis nagsusupply sa Municipal Stakis. That's 1%. Grabe yung ating taga-Ifugao. Nagkukonsume sila ng 1 million in 1 month. 1 month or 1 day. Diba? Ganun kalakas yung loading sa kanilang lugar. Now, ang possible income po ng isang provincial stakis pag nag-supply siya sa 15 municipal stakis,
15,000 per day ang pwede niyang kitain. So, times 30 days, that's 450,000 pesos po. Okay, now, pag nag-supply naman po si provincial stockist sa barangay stockist, that's 1.25%. Ngayon, magkanong possible income niya dyan? 150,000. Huwag po kayong magtaka kung bakit ganun po kalaki. Kasi po, ganun din kalaki yung in-invest nila. Kasi, pag maliit ang puhunan, maliit ang kita. Pag malaki ang pinuhunan mo, malaki rin ang iyong kikitain. Di ba? Okay. So, next. Pag ito namang si dealer, sinuplayan ni provincial stockist, that's 1.5%. O, di ba? Mas malaki na. Ang possible income naman ng provincial stockist dyan is 180,000. Every day, pwede ka nang mag-shopping. Man, pag ikaw provincial stockist, ganyan yung kikitain mo, di ba? Okay, next. Si provincial stockist, syempre, maraming retailer yan. Kasi, kasing sipag yan ni Ma'am Lorena. O, yan, di ba? O, possible income niya dyan. 90,000 in a month. O, oh, diba? Pwede nang umuwi si Ma'am Lorena pag siya po ay makapag-provincial stockist na. Yan! Grabe, diba? So, si provincial stockist, syempre, marami rin niya mga customer. Ayan ang sinasabi ko, from 3% up to 6%, ang laki ng kikitain mo, diba? So, ngayon tingnan natin yung kanyang possible income. 27,000 in a month. Pang merienda po yan na budget ni Ma'am Lorena pag siya po provincial stockist na. Oh, grabe, di ba? Habang nagpapindot-pindot lang siya, ganyan yung kinikita. Grabe naman yan. Oh, eto pa. Meron din po siyang smart padala. 28,500 possible income niya. Depende pa po kung gaano kadami yung kanyang kikitain. Okay? Ay, kikitain. Kung gaano kadami yung kanyang customers. Oh, di ba? Hindi pala ito naka-off. Yan. So, yan, depende pa nga po yan kasi siyempre pag provincial stockist na yan, sigurado meron siyang hub na or office. Okay? So, mas malaki pa po possible na income niya dyan. Ngayon, si barangay stockist, si municipal stockist, may mga tagging of codes and rebates. Meron din po ang provincial stockist. So, sa kay provincial stockist, 300 pesos po yung kanyang discount sa pagbili po ng code. So, ibig sabihin, pag meron pong kahit lima lang din po na pumasok or naging dealer sa kanyang nasasakupang probinsya o doon sa nilock-in niyang probinsya, possible income niya po dyan for, 1,500 in one day. Okay? Kahit hindi niya po kilala yun, matatag po yun sa kanya, yung codes. Okay? So, that's 1,500. I-times natin yan sa 30 days. Magkano yan? 45,000 pesos. Walang kahirap-hirap. Diba? Grabe. So, ganun po kalaki yung kikitain ng provincial stocking sa tagging of codes. At syempre, pag nag-direct naman po sa company, yung kanyang mga municipal stockist, barangay stockist, o yung mga members na nasasakupan niya sa kanyang probinsya, meron din po siya diyang tagging of rebates. Pag nag-direct po sila sa 7-Eleven or sa company pag nagpapondo sila. Okay, so yun po ang mga kikitain ng ating provincial stockist. So next, meron pa po tayong ditong isa, grabe, 5 million regional stockist po. Kaya ng budget? Kung kaya natin, why not, di ba? Grabe kasi din po yung potential na kikitain nito. Kung nalakihan kayo sa provincial stockist, syempre mas malaki po ito. Now, tingnan po muna natin yung inclusion nito. So, ito po yung mga inclusion niyan. LM Wallet Fund, 200,000. Load Wallet Fund, 300,000. Mana Wallet Fund, 200,000. 200 dealer package, that's worth 799,600. Nakakalula yung 1,000, di ba? 100 gold package. Ayan. So, 24-page silver accounts, 95,952 free. Grabe, meron pa siyang 7 free na gold accounts. Grabe, kalayan nyo yun. 15,000 retailer pins. Ang halaga po niyan, 2,250,000. 5,000 pieces na retailer tarpaulins, that's worth 250,000. BOM support, worth 50,000. And load mana signage, that's 20,000 pesos. Grabe, di ba? Ang total na binabalik ni company sa kanyang in-invest na 5 million is
5,165,352. Grabe. Si company, ang maganda kasi, lagi niyang sinosobrahan yung ini-invest mo. Okay? Or on your yung return of investment mo. Sabi, pag nabubulol, talaga yayaman na daw. Okay. So, eto naman yung mga rebates ni Regional Stake. So, meron po siya diyang 0.25% sa provincial stakes pag nag-supply po siya. And sa municipal stakes, 1.25%. And sa barangay stakes, 1.50%. Dito naman po sa dealer, 1.75%. And dito sa retailer, 3.25%. Sa end user naman po, that's 6.25%. At syempre, yung mga add-ons. At meron din po siya dyang SMP or yung smart padala natin, 9.50 pesos po yung kikitain din niya dyan. So, grabe, no? Nalulula ako eh sa mga thousand-thousand, di ba? Kaya, grabe. So, yun. Kayo po ba nagandahan dito sa ipresent ko sa inyo? Opo. Sobrang ganda. Grabe, di ba? Oo. Sobrang ganda. Grabe, mas maganda pa po ito sa speaker nyo tonight, today. Tama. Di ba? Kasi ito po magbibigay sa inyo din ng magandang buhay, di ba? Okay, now, kung nagagandahan po kayo dito, malaki ang kitaan. Okay? So ito po, meron pa po akong ipapakita sa inyo. Ito naman po yung ating non-traditional way of earnings, okay? So sa non-traditional way of earnings naman natin, meron tayong tinatawag na direct referral. Okay, 500 pesos po yung kikitain mo dyan. Sales match bonus, meron kang 700 pesos. Pass-up bonus, meron kang 200 pesos. Coach MJ, paano ba yan? Paano ba nakikitain lahat ng mga bonuses? Isa trabaho ko nga, isang beses lang akong mag-bonus. Minsan nakakalimutan pa ng amo ko, kaya minsan wala akong bonus. Tama? O dito, ikaw po ang magdi-decide kung magkano yung bonus na gusto mo. Gusto mo ba yan? Yes! Yes! Gusto. Yes po! Hello? Ayan. Hello po! Akala ko nahulog na naman ako. So ganun po laki yung bonuses natin dito o kadami yung bonuses natin na tayo po ang bonus man depende po sa sipag nyo. Yan. Okay? So now, tingnan natin. Paano nga ba nakukuha itong ating direct referral earnings na sinasabi? So, gagamitin nyo lang po yung inyong mga case system. Okay? Ano nga ulit yung mga case system? Kadaldalan! Kailangan ka dalalan. Patismisan. Ano pa? Okay, lahat ng K. Grabe, di ba? Kainuman. O imagine niyo, nakikipag-inuman ka lang, may kinikita kang bonus. Nakikipag-chismisan ka lang, may bonus ka. O, gaano naman kaganda yan, di ba? Sobrang ganda nitong business na ito kasi imaginein mo kahit yung ka-Facebook mo, pwede kang magkaroon ng bonus sa kanya. Okay. Now, ipapakita ko sa inyo ito na. Ito, si Ana. Okay? Si Ana, madaldal. Kagaya ni Coach MJ. Hindi tumitigil ng kakadaldal. Okay? Dahil sa kadaldalan niya, pati yung kanyang katrabaho. Ayan, nadaldalan niya about load mana business. O, anong ginawa nung kanyang nakatrabaho niya? Nag-join po siya kasi nagandahan din po siya sa ating negosyo. So, binigyan po siya dyan ni company ng 500 pesos. Kinita ni Ana 500 pesos, nakipag-chismisan o nakipag-daldalan lang siya. Okay? At ang dinaldal niya po niya o ang chinismis niya, yung kanyang negosyo o si load mana. Okay, gayahin po natin si Ana. Huwag po natin gayahin yung iba na ichinichismis yung buhay ng ibang tao. Ang mangyayari po sa kanila, mapupunta pa sila sa barangay. Papatawag sila ni Kapitan. Tama? Okay. So, ito po, exclusive lang din po ito sa lahat from dealer
ah, from dealer. Hindi po included dito ang retailer. So from dealer all up to all stockist. Okay? So next natin, sales match bonus earnings. Okay? So si Ana, 'di ba? Dinaldal nga niya o chinismis niya doon sa katrabaho niya, kumita siya ng 500. So si Ana, syempre tuwang-tuwa siya. Akalain mo may 500, nagchismis lang ako doon sa kaibigan ko na ay grabe si Ludmana, ganito ganyan, no? O, 'di ba? Natuwa siya. So sa tuwa niya, ikwinento na niya ngayon ito doon sa kanyang kaibigan. Nako friend, grabe. Yung negosyo ko, binigyan ako ng 500. Chinese ko lang siya. Ma'am MJ, paputol-putol po kayo. Pag na-trace po yan, may na-signal na ulan. Ay, meron kang tao sa left. Okay na. Ay, nahulog ako. Saan po ako naputol? Saan ako naputol? Okay na po, ma'am. Okay na, ayan. So, ayan. Dahil binary system nga po tayo dito, meron kang nilagay na tao sa left, meron kang nilagay na tao sa right. Okay? So, na-detect po yan ni system. No? So, dito po sa Ludmana, yan. Pag may nagbanggaan po, pera po yan. Pag sa labas, hospital po ang labas yan. Okay? So, ayan. Dahil po na-detect sila ng system, merong tao sa left, merong tao sa right. So, ibig sabihin, nag-pares po sila. Meron po siya dyan, kikitain na 700 pesos. Yun po ang sales match bonus. Yung banggaan. Yan. Grabe, diba? Dito, pag nagbanggaan, pera eh. So, ang total na in-income ni Ana is 1,700 pesos. Dalawang tao lang po yung pinag-chismisan niya or pinagkwentuhan niya ng kanyang negosyo. Now, paano naman po, coach, yung passive earnings na yan? So, eto po. So, si Ana nga, di ba, dun sa kaibigan niya, naikwento niya, binigyan siya ni company ng 500. Naikwento niya sa friend niya, binigyan siya ng 500. Plus, nag-pair po sila o nagbanggaan, no? Meron siyang 700 pesos. Now, si Ana, grabe, pati yung teacher niya, okay? Yung dati niyang teacher ng elementary, kwinentuhan niya, ma'am, grabe, ganito kaganda yung aking negosyo. Aba, nagustuhan ni ma'am, nag-invest din po si ma'am ng dealer package. So, binigyan po siya ni company dyan ng another 500. Now, ang passive earnings po, makukuha natin yan every third direct. O, di ba si ma'am pang third direct ni Ana, tama? So, ngayon, bibigyan si Ana ng 200 pesos dyan. Up to infinity po yan. Okay? So, ibig sabihin, from third direct hanggang sa kaduluduluhan mo po, yan, meron ka lagi dyan na 200 pesos. Direct mo po, ha? Okay? Maliwanag po ba? Yes po, coach. Yes po. Okay, thank you. Ayan. So, ang total na kinita ni Ana is 2,400. Grabe. Tatlong tao pa lang po iyan. Okay? So, yan po yung mga possible or yung mga kitaan natin dito sa non-traditional natin. Okay? So, now, ito po ipapakita ko naman sa inyo is kung ano naman po yung diferensya nung same effort pero different result na sinasabi. So, pag meron po kayong isang account dito, yan, ang return of investment po sa inyo is 10,250. So, dahil nga masipag ka, madaldal ka, machismis ka, ayan, nagkaroon ka ngayon ng 100 business partners, grabing sipag ni Ana, di ba? Okay, lahat kinukwentuhan niya. Ang total po ng naging business partners ni Ana is 100. Grabe. O, eto ngayon yung kinita ni Ana. So, meron siyang 50 sa left, meron siyang 50 sa right. Ang kinita niya po dyan is 35,000 pesos. Magkano yung pinuhunan ni Ana? 3,998. Diba? At ang potential income niya po dyan is 21,000 per day and 63,000 per month. Okay, now, eto tingnan natin. What if yung account ni Ana is tatlo. O, ang in-invest niya is 11,000
Nawawala ka po. Ayan, nag-log na si Coach. Coach. Coach, andyan ko pa. Ayan, nag-log na naman siya. Nag-log si Coach. Wait na lang natin. Yes, ma'am. Hi, Ma'am Nanel. Hello, Boss Ngandi. Hello, Ma'am Nanel. Nakabili lang kayo ng mga ticket. Yes, baka 40 plus ako na ticket. Yun. Wow, sa power. Sa team na yun, sa team. Malapit na. 2 days 54. To go. 44 ticket namin, 44 pace, pieces. Sana all, mamama, sana all ka na lang. Gusto ko manalo ng 100,000. Ay, sino yung nagsabing isa lang? Patay Manding, ang ganda ng sombrero niya. Payong. Ayan, musta tay? Maulan po ito, anahaw. Ayan, musta tay? Anahaw po ito. Ay, miss ka to si Tatay Manding eh. Yes, balik ka na Tatay Manding. Huwag ka na dyan sa Quezon, lagi umuulan dyan. Ayan. Grabe, ayan, talagang nahuhulog at nahuhulog. Nagbabalik na ang ating coach. Ayan. Pakimute na lang po ang ating mga mic. At continue na po siya. Ay, laglag pa rin ba? Ayan. Grabe yung... Ayan na, okay na ba? Yes. Yes, Coach. Saan ulit ako nawala? Sa... Saan ba nawala? Ako doon lang po sa 100. Dito ba? Doon sa 3 accounts. Mag 3 accounts ka na, Coach. Ayan, yan, yan. 3 accounts. Ako din ang nawala eh. Yes, katatapos lang niya doon sa 3998. 3 accounts na. Okay. So, di ba dito nga sa isang account niya, yung kinita niya, 35,000. Okay? Yan. So, what if tatlo yung... Bakit ganito? Power. Nasa Power, yung aking... Power, natapit na kagad. Alupit. Ano daw pag live, Coach? Live kasi tayo eh. Tama. Yes, tama. Hello? Bakit nawala yung aking slides ng isa? Claim it na yan, Ma'am Nenen. 45 tickets. Yes, siyempre. Gusto natin manalo 100,000 para maraming matulungan. Yes, ayan. Habang hinihintay natin. Yes, yes, power. Yan. Ay, nakita ko na naman si Ma'am Anadita. Power. Ma'am Anadita, i-claim it na natin. Ayan, ayan. Go, Ma'am MJ! Ayan, go, Ma'am MJ! Sabihin na lang natin, si Ana, nagkuha ng tatlong account. So, ang puhunan niya dyan is 11,994. Okay? Ang total return of investment niya dyan is 32,450. E di ba nga si Ana, meron siyang 100 katao na naging business partners. Ang possible income dyan ni Ana is 70,000 pesos. Di ba? Nadoble na. Okay? Kasi, doon sa kanyang first account, kumita siya ng 35,000. 50 times 700. Kasi di ba 50 dito sa left, 50 dito sa right. Kasi kinita niya 35,000. Dito sa pangalawang account niya, sa number 2, kumita siya dyan ng 17,500. Kasi di ba, dinivide din niya, 25 sa left, 25 sa right. Okay? So sa third account niya, the same din po, 25 sa left, 25 sa right. So that's 17,500. Kaya ang total niya, 70,000 pesos. O di ba, magkano yung pinuhunan? 11,994 lang. Okay? Alright. Now, tingnan natin yung kanyang potential income. 63,000 per day and 1,890,000 per month. Gusto nyo po ba yun? Yes, gustong-gusto. Gustong-gusto. Okay, yan. Yes, Coach. Yan. Kaya yung may mga isang account dyan, aba, magtatlong account na po kayo. Okay? Para po hindi nasasayang yung pagod nyo. Right? So, in next natin, 7 accounts.
What if nagkaroon ka dito ng 7 accounts o sinatawag nating perfect na ano account? So 27,986 ang ipupuhunan mo. Now, tingnan natin yung ibabalik sa iyo o magkano din yung kikitain mo. Okay? So, 'di ba si Ana nga? Sorry, si Ana pala ito. Ito yung account niya. Ang ibinalik sa kanya 79,050 pesos. E, 'di ba nga si Ana, the same lang may meron siyang 100 na business partners, 'di ba? O dahil 7 yung kinuha niya, ito ngayon yung mas kikitain niya. So, ayan, meron na siyang 7 account. Ngayon, i-divide natin yung 100 katao, ayan, kung makikita nyo yung blue, okay? So, sa first account niya, di ba 50 itong mga nasa left and 50 yung mga nasa right, okay? So, that's 35,000 pesos, okay? So, sa second account niya and third account, the same. Meron silang take the 25 sa left, 25 sa right. So, that's 17,500. So, sa number 4, 5, 6, 7 naman na account niya, meron siya dyang tigte 12. So, that's 12 times 700, that's 8,400 pesos. Ang total na kikitain niya dyan is 103,600 pesos. O, diba, mas malaki na, na triple na din siya. Tama? Okay. Now, ipapakita ko sa inyo yung potential income din niya. Ang potential income niya dyan, 63,000 per day and 1,890,000 per month. Coach MJ, bakit parehas lang yan ang potential income doon sa 3 accounts? Kasi meron po tayong tinatawag dito na safety net. Okay? So, ang 30 pairs lang po ang meron tayo per day. So, sa 30 pairs per day, okay, magkano yun? 700 pesos, okay, kasi ano, times 30, so magkano yun? 21,000 pesos, tama? So, kaya naman, 63,000 per day lang po yan, okay? Kasi, hindi po pwedeng hindi kikita yung company, or else baka hindi na rin tayo magkita-kita, okay? So, kaya, meron tayong sinatawag na safety net. Okay? Kaya kung bakit parehas yan. So, kasi yung ating company is legal, moral, and ethical. So, dun lang po tayo sa mga ganun, ano? Okay? So, Coach MJ, gusto kong makita yung buong ano niya, no? Ito, ipapakita ko sa inyo yung diferensya niya. O, di ba? Dito sa isang account niya, magkano yun? 35,000 pesos yung kinita niya. Pero ilan yung tao niya? 100. O ilan yung business partners niya? 100. Dito sa, dahil 3 yung account niya dito, ang kinita niya, 70,000. Pang mapapansin nyo, parehas lang din po, 100 na business partners ang meron siya. E dito, nag-7 accounts. Okay? 100 katao lang din, pero ang kinita niya, 103,600 pesos. Bakit ka magpapagod ng isang account kung pwede ka naman palang 7 na mas malaki pa yung kikitain mo? Pag nagbukas ka ng karinderya, alin ba yung mas madaming kita? Isang karinderya o 7 karinderya? 7 karinderya. O diba? Kita times 7 mo yun eh. Okay? So, yung may mga isang account dyan, 3 account pa lang, pag namin yun pong patagalin, gawin nyo pong 7 accounts yan kasi sabi ko nga, same effort lang din po ang ginagawa ninyo ngayon. Bakit hindi nyo na po gawing 7? Para po yung result naman po niya is maganda din o mas malaki. Di ba? So, yun. Ngayon, may papakita pa ko sa inyo. Eto. Income projection in the year if you apply the power of 2. So, ibig sabihin, pag in-apply mo pala yung the power of 2, eto yung mangyayari sa'yo. Okay? So, sabihin na natin, ikaw ay taong mahiyain. Ayaw mong magkwento. Hindi ka pala kwento eh. Okay? So, now, sa first month mo, meron kang dalawang kaibigan na napa-member or naging business partner mo. Meron kang kinita dyan na 700 pesos. Pagdating naman ng second month mo, aba, yung dalawa naging 4 na. O, mahiyain pa yan, ha? O, meron kang kinita 1,400. Ngayon, pagdating ng third account mo, yung grupo mo, naging 8 na.
Okay, so kinita mo dyan 2,800 pesos. Now, sa fourth month mo, yan, yung grupo ng mahihiyain, aba, nagkaroon din ng sa ISPA. So, kinita mo 5,600 pesos. Now, i-fast track natin. Pagdating ng 12 months, yung dalawa, naging 4,096 na. Grabe, di ba? O, magkano yung kikitain mo dyan? 2,060,200. Diba? Oh, dahil may tax tayo. Okay? So, bawasan natin yan ng 10%. Magkano yon? That's 1.8 million pesos. Pwede na po ba trabahong mahiyain? Pwede, pwede na. Sobra-sobra pa. Pwede na. Pwede po. Okay? So, anong gagawin natin? Sasabihin mo lang doon sa dalawa mong business partners, maghanap lang din sila ng tigda dalawa. Oh, mas mabilis mong makuha ya, mas kung gaano kabilis na dumami yung business partners mo, ganun mo din kabilis makukuha yung 2 million na yan. Di ba? Okay?